Pinoy. Calibration Master. Pinoy. Calibration Master. Calibration Master. Pinoy. 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 Calibration Master. Mga master, magkakalibrate tayo ng sound level meter. Gagamit tayo ng sound calibrator. Itong sound calibrator na to, meron tong setting. Meron siyang 94, 104, 114. Maraming familiar dito sa instrument na to. Ito yung madalas na ginagamit ng mga enforcer para ipanghuli sa mga modified na mga tambucho. Kaya dapat alam ng mga motorista o mga nagmomotor na ito ay kinakalibrate. Kasi minsan lumalayo po ang reading niyan. Hindi natin alam, malayo na pala yung reading. Kagaya nito, nakaset sa 94, itong sound calibrator ko, ang reading niya 103.3. Ibig sabihin malayo na. Eh kung halimbawa yung motor nyo, hinuli kayo, ganyan kalayo yung reading. Unfair yun. Itong sound level meter na to, may adjustment yan dyan. Dapat ito, taon-taon kinakalibrate. Yan yung adjustment na yan, pipihitan lang natin. Kasi lumalayo po ang reading niyan. Kaya minsan magtataka kayo, pasado kayo sa ibang enforcer, tapos dun sa ibang enforcer, bagsa kayo. Kasi magkaiba po sila ng gamit ng sound level meter. Maaaring yung isa malapit, yung isa malayo na. Yan kasi lahat ng instrument natin, magkakaiba ang reading niyan. Kaya merong calibration. Kasi para malaman natin, ma-check natin na okay pa yung instrument natin. Unfair naman yon, kaya nga tayo hinuhuli yung mga motor natin. Kaya chine-check natin at chine-check nila yung tambucho natin kasi para malaman nila kung pasado pa ba yung decibel nung pipe natin, nung tambucho natin, yung tunog. Ngayon, paano tayo nakakasigurado na yung pinang-testing sa atin ay okay, hindi malayo ang reading? Dapat, syempre, ipacheck din nila yon. Pinapakalibrate din po yan taon-taon. Ito, i-check ko na. Na-adjust na natin to sa 104. O ayan, malapit na siya kasi na-adjust na natin eh. Na-calibrate na natin. Yan, okay na. Na-adjust ko na sa 94 kanina. 114 naman. Yan, pag mga ganyan lang ang error, mga 0.5 lang, pwede na yan, malapit lang naman eh. Ang pangit kung ang error ay nasa 10 o kaya 5, eh kung ang totoong decibel lang pala ng motor mo eh 80 lang, eh kung 80 ang limit, eh di kung may error sila na 5, siguro 85 na kagad reading nila, eh bagsak ka na sa requirements, kaya huli ka na, hindi ka nalulusot, ticket ka kagad. Ngayon, dahil napanood mo to, pwede mo na silang tanongin kung, sir, calibrated ba yung sound level meter ninyo? Kasi baka mamaya, malayo na reading yan. Yan, tinesting ko na sa 94, 104, 114, pasado na siya kasi na-adjust ko na to eh. Dapat alam din natin to na kagaya ng mga meter ng taxi, kinakalibrate din po yon. Yan po ang sample ng sticker ng calibration. Dapat meron pong ganyan, master, ang mga sound level meter. Ganyan po dapat ang hanapin natin. Hahaha!